Hey guys, welcome back to my channel. Yes, it's Roxy and I'm back at it again for the second episode of Roxy Recreates. You guys knew that this episode was coming and yes, as you can see from the title, I am going to recreate Miss Catherine Bernardo's Poison Ivy outfit during the Star Magic Halloween 2019, which is yun yung Black Magic 2019. So without further ado, let's get started. So this is gonna be another DIY version and lahat ng mga materials na ginamit ko ay nakuha ko lang sa Shopee. So mag-insert na lang ako dito guys ng picture ng i-recreate natin. And for the first material, unahin muna natin yung sa arm sleeves. So kung mapapansin nyo guys, yung suot dito ni Kat, parang net lang siya. Parang see-through, as in parang manipis lang. And yun guys, wala akong makitaan ng ganun. Wala akong mahanap na ganun. So, nag-decide ako na kunin na lang yung parang yung mga normal na arm sleeves, yun lang kasi yung meron doon. And yung problem ko lang din is walang color green. So, nag-decide ako na kunin yung white na lang para at least magagamitan siya ng color dyes. So, naisip ko na yun na lang yung kunin ko para gagamitan ko na lang siya ng green dyes. And for the boots naman, wala akong ganung boots like nung suot ni Kat, lalo pa color green siya. So, naisip ko na gumamit na lang ako ng long socks, yung mga high socks. Para, yun na lang yung parang gagamitin ko. Naisip ko na ilalagay ko na lang yung shoes ko dun sa loob para magmukha siyang boots. Actually, nung una, hindi ako sigurado sa idea na yun. Pero, yun pa rin yung tinry ko. Pero, yung problema ko pala dun sa high socks, medyo sobrang light green siya na color. So, nung deny ko yung para dito sa arm sleeves, sinabay ko din yung high socks. And ang naging problema ko dun guys, yung tela nila, as in parang hindi ganun niya ma-absorb yung color dyes, lalo na yung sa high socks. Sobrang ano ng tela niya, hindi ganun siya nakaka-absorb. And ang problema ko naman doon sa arm sleeves, sobrang natagalan ko ata ng pagbabad doon sa color dyes. Naging sobrang green na green siya. As in, parang yung mas dark pa dito. Mas dark green pa. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Pero, yun nga, wala na kasi akong time na umorder ulit. Tapos, gawin ulit yun that time. Kaya, yun pa rin yung ginamit ko for the outfit. So, makikita nyo mamaya kung ano yung itsura niya. So, yun. Isa yun sa mga naging struggle ko sa pag-recreate ng outfit na to. So, punta naman tayo sa mismong outfit, sa mismong dress. So, ang naiisip ko dun, guys, ay parang gagamit na lang ako ng dress talaga and ipapatong ko dun yung mga leaves, yung mga ivy leaves. So, yun nga. Ito yung ginamit ko na dress. So, yan. Color green din siya. Parang light green. And yun, ang problema ko doon is sobrang haba niya. So, ang ginawa ko, finold ko siya and tinahi ko muna na parang sasakto sa akin yung haba. And then after that, yun nga pala sa leaves. Kung mapapansin nyo, yung outfit ni Kat, sobrang detailed ng leaves na ginamit nila. As in, parang napaka-unique talaga yung shape and then yung parang gilid ng ivy leaves, parang nag-gold siya or yellow. Basta sobrang unique niya. And yun, wala naman akong ganong mahanap. Sobrang natagalan din ako sa paghanap ng mga dahon nun. Tapos, yun nga, ang na-order ko ay ito. So, medyo malalaki siya, guys, nung dumating sa akin. Kaya, nag-decide ako na maghanap ng mga medyo maliit para in case na kailangan ko parang pang-save kung magkamali man ako sa pagdikit or kung hindi man ganun kaganda yung kalabasan, parang kailangan ko siguro ng mga maliliit. So, ayun, nag-order ako ng mga medyo maliliit na sizes ng ivy leaves. So, ayun, nag-start na ako na gawin yun. So, gumamit ako ng glue gun para idikit yung mga leaves dun sa mismong dress. Sobrang excited ako noon na matapos. Kaya, talagang dinire-diretso ko siya. Parang tinapos ko siya kahit hanggang madaling araw na ata yun. Kasi gusto ko agad talaga siyang matapos. So, dinikit-dikit ko lang yung mga leaves dun sa
dress, pero hindi ko nakuha yung tamang pattern kasi kung makikita nyo, napaka ganda talaga nung paggawa ng kay Kat. Sobrang detailed, sobrang unique, sobrang basta sobrang ganda. So, yun, hindi ko kaya yung ganun. Kasi, yun nga, sa leaves pa lang, hindi na agad katulad, ba? Diba? So, yun, ginawa ko na lang kung ano yung sa tingin ko na magiging okay yung outfit. So, ang problema guys, nung natapos ko siya, nung nadikit ko na lahat, yung sa buong dress, nalagyan ko na ng mga leaves, naisip ko na, oh my G, hindi ko pala siya masusuot. Kasi diba guys, kapag dress, kapag yung dress pa lang, as in nababanat mo siya eh, na-stretch siya. Pero nung nadikitan ko na siya ng mga leaves, hindi na siya ma-stretch. So, yun yung hindi ko na-consider. So, that time, hindi ko talaga alam ano gagawin ko. Kung itutuloy ko pa ba to or papalitan ko na lang ng ibang content or ibang ano outfit. Hindi ko alam nun, guys. Kasi, hindi ko talaga alam kung paano ko siya masisave. So, the next day, pinag-isipan ko talaga ano gagawin ko. So, wala akong choice noon. Dapat kasi gumamit na lang ako, di ba, ng zipper. So, yun yung hindi ko naisip nung una. So, ang ginawa ko, kinat ko siya, guys. Kinat ko siya sa likod. And, nagdagdag ako ng tela para lang magkasya sa akin. Para lang masuot ko. Kasi, I have no other option na that time. Kundi, yun. Yun na yung naisip ko noon. So, yun nga, dinagdagan ko siya ng tela. And yung dinagdagan kong tela, dinikitan ko din siya ng mga leaves. So, that's the reason why hindi ganun ka-fitted sa akin yung dress. Kasi kung mapapansin yun, di ba, yung kay Kat, fitted talaga yung dress sa kanya. So, medyo yung sa akin, parang ano lang, parang naging straight cut na. Parang ganun yung itsura, pero anyway, gusto ko pa rin talaga i-share sa inyo. So yun, ganun yung makikita nyo mamaya. And after that, naging okay naman, nasusuot ko na siya. So kung mapapansin nyo din, dun sa mga leaves, nung sa dress ni Kat, may mga sobrang detailed din na mga sequins, mga beads. So ako, yung ginamit ko din dun ay yung mga sequins na beads. Tama ba? Basta sequins, yung mga bilog, ganyan. So yun yung dinikit ko dun sa mga leaves na nandun sa dress. So, ang napansin ko din doon, dapat pala, mas dinawihan ko pa yung dinikit ko mga beads. Kasi medyo hindi siya ganun nahahalata. Siguro because of the color. Kasi medyo yung color ng leaves and color ng beads, parang magka-parehas na sila. Parang parehas sila ng shade. So, yun, dapat pala medyo dinamihan ko or dinagdagan ko. So yun guys, ganun yung ginawa ko. And for the wig naman, nakuha ko lang din siya sa Shopee. And mura ko lang siya nakuha kasi nahirapan din ako maghanap ng wig kasi nga, di ba, color red siya. Tapos sobrang mahal talaga ng mga wig. And fortunately, nakita naman ako ng mura. Parang below 200 lang yun, yung wig na yun. Tapos ang ganda niya kasi makapal na siya, tapos ang haba. So, yun lang naman guys yung ginawa ko. And alam ko na sobrang daming flaws ng outfit na to, but I still wanna share it with you. So, if you are still interested to see the final look of the outfit, please keep on watching because you're gonna see it right now.
And that is it, guys, for this video. So, sana nagustuhan nyo. Ako, na-enjoy ko naman na gawin to kahit na medyo maraming flaws yung outfit. Sobrang nag-enjoy naman ako sa paggawa ko nito. And sana kayo din. And guys, if you have ideas or suggestions, recommendations, whose outfit would you want me to recreate next, just comment down below. And yun, thank you so much guys for watching. Thank you for spending your time with me. And I hope to see you again on my next one. Bye!